Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome po sa FBC Sunday School. At ngayon po ay dadako tayo sa ating unang bahagi ng ating pag-aaral. Ito po ay tawagin nating FBC 101. Ito po yung Salvation Class. Kung ikaw po ay matagal ng mananampalataya, nawa gamitin po itong lesson na ito para ikaw ay ma-refresh sa iyong pag-aaral dahil ito po yung pinaka-basic kumpaga na pag-aaral. At kung ikaw naman ay hindi pa tiyak sa iyong kaligtasan, nawa gamitin ng Panginoon itong pag-aaral na ito para makilala mo ng personal ang ating Panginoong Jesus at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Nga po pala, kung ikaw po ay interesado na magkaroon ng lesson while listening no, sa ating pong pag-aaral, ay pwede niyo po akong i-message sa Messenger. Yan, night.villar, no? Hanapin niyo lang po sa Facebook, i-PM niyo po ako, then i-type niyo po doon sa Messenger yung lesson request, God's plan for your salvation. Papadalan ko po kayo ng soft copy ng lesson. Pwede niyo pong i-print para masundan niyo po ang ating pag-aaral ngayong oras na ito. At bago nyo po maituloy itong video na ito, pwede nyo na kagad i-print. Basta i-message nyo po ako. Ang pag-aaral po natin ngayon ay God's plan for your salvation. And bago po tayo magpatuloy, mag-offer po muna ako ng panalangin. Hingi tayo ng gabay sa Espiritu Santo, sa Diyos, sa atin pong magiging pag-aaral. O makapangyarihang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong pahintulot na muli kaming makapag-aral ng iyong pong salita. At ngayon, Lord, sa oras na ito ay patnubayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kung ang nakikinig po ngayon ay matagal ng mananampalataya, makatulong itong lesson na ito para masariwa niya ang aral ng kaligtasan at gamitin niya rin itong lesson na ito para makapag-share ng gospel mo sa ibang tao, or kung ang nakikinig naman po ngayon ay hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, gamitin niyo po itong lesson na ito para maunawaan niya at tanggapin kanya, Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas. Muli, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang tanong po ng Philippian jailer doon po sa Acts 16:30 ay napaka-importante. Sabi niya, "What must I do to be saved?" At marahil karamihan po sa atin ay ito rin po ang katanungan, lalo po doon sa mga hindi patiyak sa kanilang kaligtasan. Kasi kung meron lang tayong dapat tiyakin, siguraduhin sa buhay na ito ay walang iba kung hindi ang kaligtasan ng ating kaluluwa. So let us see the simple and wonderful plan of God for our salvation. So titingnan po natin from the Bible dahil yan po ang ating authority pagdating po sa ating faith and practices. Tingnan natin sa Bible kung ano ang sinasabi tungkol sa ating kaligtasan. Una po ay kinakailangan nating maunawaan or i-acknowledge that you are a guilty lost sinner. In the sight of God, ikaw at ako ay makasalanan. Yan po yung katuruan na kailangan nating maintindihan muna bago po natin maintindihan yung katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan na ikaw at ako ay makasalanan. Parang kagaya po yan ng sa doktor, 'di ba, sa mga pasyente, hindi ka pupunta sa doktor, hindi ka magpapakonsulta kung una sa lahat ay hindi mo muna tatanggapin na may ikaw ay may karamdaman. So ganun din po when it comes to spiritual matters, bago mo po maunawaan or bago mo po tanggapin ang kaligtasan na ino-offer ng Biblia, kailangan maunawaan mo muna na ikaw ay makasalanan. Sabi nga ng Bible sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous. Napakasimple. Pag sinabing none righteous, wala pong righteous. Ikaw at ako, tayong lahat ay makasalanan. No, not one. Sabi pa ng verse 23, for all. Pag sinabing all, it means lahat. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ng tao ay makasalanan. Ikaw at ako, kasama po ako dyan, tayong lahat pala ay makasalanan in the sight of God. At ito pa po, alam nyo ba na ang kasalanan, ito ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sin separate us from God. Alam nyo, nung linikha ng Diyos si Adan at si Eva, sila po ay may direct communication kay God.
Pero nung nagkasala po si Eva at saka si Adan, sila po ay nahiwalay ang kanilang relasyon sa Diyos. At makikita rin po natin sa Isaiah. Sabi nga ng Isaiah chapter 59 verses 1 to 2. Tingnan nyo po o pakinggan nyo o basahin po natin. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins, tingnan nyo po yan, and your sins have hid his face from you that he will not hear. So ang atin pong mga iniquities, ang ating mga kasamaan, ang nagpahiwalay sa ating Panginoon, at ang ating mga kasalanan, ang siyang nagpakubli, sabi ng talatang Tagalog, ng kanyang muka sa inyo upang siya ay huwag makinig. Yun po pala yun, dahil sa kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, naputol po, nahiwalay ang ating relasyon sa Diyos. Ito pa po ang masaklap. Letter B, sin has a penalty. Meron pong kabayaran yung ating pagiging makasalanan at ano po yan? Kamatayan. Tingnan nyo po ang nakalagay sa Romans chapter 6 verse 23, unang bahagi ng talata. Ang sabi rito, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng ating kasalanan ay kamatayan. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabi nating death in the scripture, isa po sa makikita natin yung tinatawag na physical death or kamatayan physical. Ayan po yung mga nakikita natin sa burol, no, yung mga nagkasakit, namatay, that is physical death. At ang sabi po ng Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die. Isang araw po tayo ay mamamatay, kaya nga kahit sa sementeryo makikita nyo po yung petsa ng kapanganakan at saka yung petsa ng kamatayan. So kung tayo po ay pinanganak isang araw physically, we have also to accept the fact na isang araw mamamatay din po tayo physically, at hindi nga lang po natin alam kung kailan ito mangyayari, at isa po yan sa mga resulta o bunga o kabayaran ng ating pagiging makasalanan. Pero pansinin niyo po yung talata, meron pong kadugtong. But after this, meron pang karugtong. But after this, the judgment. After po ng ating kamatayang physical, may kadugtong, at tawagin po natin itong kamatayang spiritual or spiritual death. Meron tayong ma-encounter na talata in Revelation 21:8. Pansinin niyo po ang nakalagay sa talata. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Tingnan nyo po ah, which is the second death. Meron palang ikalawang kamatayan ayon po sa banal na kasulatan. At ito po mga nabanggit dito, ito po yung mapupunta doon sa ikalawang kamatayan na ito or tinawag po nating spiritual death. Sinan nyo po yan? Maaring sasabihin po ng isang tao, oh, hindi naman ako fearful, ako'y matapang. Hindi rin ako unbelieving or unbeliever kasi naniniwala akong may Diyos. Maaring sabihin ng ilan, hindi naman ako abominable. Hindi ako karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Hindi rin ako mamamatay tao. Wala akong record sa NBI. Hindi rin ako nagko-commit ng adultery, no? O hindi rin ako isang patotort or nakikiapin. Hindi rin ako nagpa-practice ng sorcery. Maaring sabihin ng ilan, hindi rin ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero ito po yung matindi yung pagdating sa dulo. And all liars, lahat po pala ng pagiging sinungaling. And ito nakakalungkot. Ang isang bata, kahit hindi mo turuan pagsinungaling, isang araw matututo po yan, dahil sinasabi nga po ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. So ano pong sinasabi ng talata? Ang lahat ng kasalanan shall have their part. Lahat ng mga makasalanan shall have their part in the lake. Naku, masarap sana yung lake. Tamang-tama, mainit po ngayon. Pero ang sabi kasi ito, lake which burneth with fire. Naku, patay tayo. Fire and brimstone.
which is the second death. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-aaral tungkol sa impyerno, alam niyo kung ako tatanungin, ayoko nung aral na ito, hindi ko ito gusto, pero wala akong magagawa kasi yan po ang Biblia po, isalita ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos na merong lake which burneth with fire and brimstone o tinatawag sa ibang talata sa Biblia na impyerno, kailangan kong tanggapin yon by faith kasi sinabi ng Diyos na kanyang salita. Hindi po ang Bible ang mag-a-adjust sa akin. Ako po ang mag-a-adjust o tayo dapat ang mag-adjust sa sinasabi ng Bible. Pangalawa pa po sa nakakalungkot, mga kaibigan at mga kapatid, you cannot save yourself. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa sarili nating kaparaanan o sarili nating kabaitan, mga kaibigan at mga kapatid. Pinatotohanan po yan ni Pablo sa Tito or Titus chapter 3 verse 5. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Not by works, tingnan niyo po, hindi daw po sa gawa. Not by works of righteousness, hindi sa gawa ng katwiran, which we have done, hindi pala yan ang basis para ang tao'y mapunta sa langit. Maligtas ang kaluluwa, but according to His mercy. Ito daw po pala ay, kumbaga, ito po'y makakamtan natin sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Save us, sabi dyan, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yan po pala mga kaibigan at mga kapatid. At mas lalo po nating maunawaan yan doon po sa susunod na talata na sinulat pa rin ni Apostol Pablo. Tingnan niyo po ang sabi, for by grace, by the way, pag sinabi nating grace, ito po ay unmerited favor. Ito yung pabor na ibinigay ng Diyos na hindi natin pinaghirapan. Ito'y binigay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. For by grace are ye saved. Tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Biyaya, binigay ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin at ating matatanggap ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And that not of yourselves, hindi po sa ating sariling gawa. Sa sariling performance po natin para tayo ay maligtas, ito daw po ay kaloob o regalo ng Diyos. Di ba? Pag kayo po ay nakarinig ng salitang regalo o kaya pag birthday niyo at sinabi ng kakilala ninyo na bibigyan kayo ng gift, alam niyo po ang gift, hindi niyo yan kailangang bayaran. At hindi rin po yung gift na pagbinigay ng kaibigan ninyo, halimbawa sabihin ng kaibigan ninyo, o ito ang gift. After one month, kukunin ko yan. Hindi po ganun ang gift, mga kapatid. Ang gift po, pag kinabot sa atin at pag tinanggap natin yan, then atin na po yan. Ganun din po yung kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Makakamtan natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sabi pa ng verse 9, not of works, hindi daw po sa ating mga gawa, lest any man should boast, hindi sa pamamagitan ng gawa, kasi magmamalaki ang tao. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, by nature po tayo ay mapagmalaki. At pag ang basis ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa, nako, papasok na naman dito yung marami ka dapat pera. Kasi pag marami kang pera, marami kang taong matutulungan, syempre. At syempre, pag marami kang natulungan, isa sa mga tendency niyan, magyayabangan tayo. Pero alam nyo, salamat, hindi pala yan yung basis para ang tao ay mapunta sa langit. Ito po ay biyaya lamang ng Diyos at makakamtan lamang ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, maganda po yung mabuting gawa. Pero tingnan niyo po ito, in God's sight, sa paningin ng Diyos, good works are filthy rags when considered as a ladder to heaven. Ulitin ko po hindi masamang gumawa ng mabuti. In fact, dapat tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Pero kung ang basis ng tao sa pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, naku, nagkakamali po yung tao. Dahil sa paningin ng Diyos, ang mabuting gawa ay parang isang maruming basahan lamang. Tingnan niyo po ito, Isaiah 64:6, but we are all as an unclean thing. And all our righteousnesses are as kagaya filthy rags. Ayan po pala yan, mga kapatid. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have
taken us away. Kaya kung ang iniisip ng isang tao, uy, pupunta ako sa langit dahil mabait ako, gumagawa ko ng ito na ako. In the sight of God, kung yan ang basis mo to go to heaven para itong isang maruming basahan na pang pinanglinis mo, eh marumi pa rin. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi po mabuting gawa ang magdadala sa atin sa langit. Mabuti po yan sa ating pakikipagkapwa-tao. Pag ikay mananampalataya, gumawa ka ng mabuti, i-reward ka ng Panginoon. Pero kung hindi ka mananampalataya, hindi ka pa sure na ikaw ay pupunta sa heaven, at ang pinagbatayan mo na pagpunta sa heaven dahil mabait ka, marami kang natulungan na kung nagkakamali ka, kaibigan, hindi yan ang basis ng Diyos para ikaw ay mapunta sa langit. Pangatlo po, recognize God's love for you. Atin pong tanggapin, atin pong kilalanin na mahal tayo ng Diyos. Yes, tayong lahat ay makasalanan at ang kasalanan ay may kaparusahan. Pero mahal din po ng Diyos ang mga tao, kaya inoffer niya po ang kaligtasan para sa lahat. Tingnan niyo po yan, sabi ng John 3:16, for God. So, tingnan niyo po yan ha. So, ginamit pa yung salitang soul. So, sobra-sobra ito. For God so loved the world. Kaya kapag ang tanong mo, ako ba'y mahal ng Diyos? The answer is, yes, mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. Ano pa ang iyong nakaraan? Ano pa ang mga nagawang, ano pa yung mga pagkakamaling nagawa mo, kaibigan? Mahal ka ng Diyos that He gave His only begotten Son. Sino po yan? Ang ating Panginoong Jesucristo, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sino man daw po ang manampalataya sa Panginoong Jesus ay hindi po mapahamak. Remember, may impyerno. Hindi po mapapahamak, kundi ang taong tumanggap o mananampalataya sa Panginoong Jesus ay magkakaroon ng walang hanggang buhay or buhay na walang hanggan. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos po, sabi rito, God is not willing that any should perish. Alam nyo kung tatanungin yung puso ng Diyos, ayaw niya na merong taong mapahama. Pero alam nyo, ang haba po ng pag-aantay ng Diyos sa mga tao, tinan nyo po ang sinasabi ng 2 Peter 3:9. Makikita po natin dito ang gusto ng Diyos sa mga tao. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward. Naku, napakahaba ng pasensya ng Diyos. Not willing, tingnan nyo po yan, that any should perish. Ayaw po, kung tatanungin yung Diyos, ayaw niya na may mapunta sa impyerno. Kaya lang syempre, meron kasi tayong free will. Meron tayong freedom to choose kung ano po yung tatanggapin natin ang Panginoon or tatanggihan natin siya. Ganyan niyo po yan. But that all should come to repentance, metanoia, change of mind. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, it's very important na baguhin mo yung isip mo. Kung ang iniisip mo noon, ang kaligtasan ay sa gawa, baguhin mo ang isip mo. Kung ang iniisip mo, ang kaligtasan ay paggawa ng ritual na ganito, na ganon, baguhin mo ang isip mo. Tignan mo yung sinasabi ng Bible, sampalatayanan mo yung tinuturo ng Bible na daan para maligtas ang isang tao. So dito po, ang hangarin ng Diyos, ang lahat po ay magsisi, mag-change ang mind, tanggapin, sampalatayanan ang Panginoon bilang tagapagligtas. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Ayaw niya na may mapahamak. Kaya lang, nasa sa atin ang pagpili. Kung pipiliin natin ang kalooban niya na mapunta sa, kung paano mapunta sa heaven, or tatanggihan natin yung ino-offer niya na kaligtasan. Next po is, God proves His love for us. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa Romans 5:8? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Ano po ang sabi rito? Christ died for us. Hindi na po inantay ng Diyos para ang tao ay, sige, antayin ko muna para magbago ang tao bago ko siya isave, bago ko bayaran ang kanyang kasalanan. No, sabi po ng talata, in that while we were yet sinners, ang Panginoong Jesus po ay namatay sa atin. Salamat, because mga 2,000 taong mahigit na ang nakakaraan, ang Panginoong Jesus ay binayaran ang ating mga kasalanan sa cross.
At yun nga, kung sino mananalig magtitiwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Letter C, makikita natin, Jesus paid the penalty of sin by His shed blood. Doon po sa cross, binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa kanya pong dugo. Tingnan niyo po ito. In whom we have redemption through His blood, sa pamamagitan po ng kanyang dugo. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mga kaibigan, tayo'y tinubos. Binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa kanyang pamamagitan ng kanyang dugo. Binayaran dun sa cross para sa ikapagpapatawad po nating mga tao. Kaya kung sino man pong lalapit sa Panginoon, mananampalataya at magtitiwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, tingnan niyo po yung panghuli na bahagi ng ating pag-aaral. Accept Jesus Christ as your Savior. Yan lang po, makasalanan tayo, may kabayaran yung ating pagiging makasalanan. Kaya nga hindi na natin kailangan tanungin kung paano ba mapunta sa impyerno, kasi by default, papunta po ang tao doon. Kaya nga magandang question is, paano tayo masave? Paano tayo hindi mapahamak sa impyerno yung ating kaluluwa? Kaibigan, kapatid, kailangan nating tanggapin sampalatayanan ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Alam nyo, sabi nga dito, call upon Him, tumawag ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya by faith. Trust Him to save your soul. Balikan natin yung ginamit nating talata kanina dun sa Philippian jailer. Sabi po dito, balikan natin sa verse 30 hanggang 31, ang sabi rito, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Yan po yung naging tanong. Alam niyo po ang naging sagot nila Pablo. And they said, tingnan niyo po, believe on the Lord Jesus Christ. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Yan po, Panginoong Hesukristo. Manalig ka sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Panginoon. And thou shalt be saved and thy household. Kaya dito sa account, makikita natin na itong Philippian jailer na ito, ang kanyang sambahayanan, ang kanyang mga kasama sa bahay ay naligtas, sapagkat una, ito pong Philippian jailer ay nanampalataya kay Jesus. Later on, nung nangaral din po sila Pablo sa kanyang mga kasama sa bahay, ay tinanggap din po nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Kaya nga po sila ay naligtas, mga kaibigan at mga kapatid. So para tayo ay maligtas, magtiwala, manampalataya, tayo tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. At sabi nga po dito sa Romans 10:9 that if thou shalt confess with thy mouth, ihayag daw po sa iyong bibig, with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, thou shalt be saved. Pag ikaw ay pinahayag mo, no, sa iyong bibig ang Panginoong Jesus at sasampalataya ka, saan daw po? Sa iyong puso, kasi tinitingnan ng Diyos yung puso natin na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay. Tingnan niyo po ang sabi, ay maliligtas. Kahit hindi sinabi ng Bible na siguro maliligtas ka, hindi po ang sabi, maliligtas ka pag nanalig ka, pag nanampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi pa ng verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Alam mo, kahit sino po pala ang lumapit, yan po ang kagandaan. Mayaman, mahirap, Pilipino, Koreano, Amerikano, ano man po ang iyong nationality, ano man ang kulay ng iyong balat, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maliligtas po ang mga mananampalataya, magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya kaibigan, pag hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Sabi nga po ng 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Believe on Jesus and receive Him as your Savior today. Bakit po? Kasi hindi tayo tiyak kung buhay pa tayo mamaya. Hindi tayo tiyak kung buhay pa tayo bukas or next year. Pero ang pinaka-importante sa lahat, habang tayo po'y buhay pa physically, tanggapin po natin, sampalatayanan po natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Kaya sa oras na to, kaibigan, kung ikaw ay nakapakinig na unawaan mo ang mensahe, pero hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan at nais mong tanggapin ang Panginoon, nais mong maligtas, alam mo, pwedeng-pwede kang lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Pwede kang manalangin.
At ako po'y mag-o-offer ng isang prayer kung nais mong kausapin ng Panginoon. At habang sumusunod ka sa prayer na aking babanggitin, isa puso mo itong prayer na to. Kasi ang nakatingin naman, ang tinitingnan naman ng Diyos, eh yung puso mo, kung nananampalataya ka ba sa Kanya. Kasi kahit sumunod ka sa prayer, kung hindi naman ito mula sa puso, eh maliwala din po. Kaya sabi nga kanina, kung ipapahayag mo sa iyong bibig, so mananalangin tayo, at kung sasampalataya ka sa iyong puso, habang kinakausap mo ang Panginoon, then ang pangako ng Bible, ikaw ay maliligtas. So kaibigan, tayo muna ay manalangin. Kung nais mong tanggapin ng Panginoon na yung tagapagligtas, sumabay ka sa panalangin na aking babanggitin at ariin mo to na sarili mong panalangin. Tayo na po ay mag-pray. Sumunod ka kaibigan kung nais mong tanggapin ang Panginoon. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras na ito ay tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking tagapagligtas. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan at ikaw ay muling nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Sa oras na ito, akin pong inaangkin ang iyong mga pangako. Pangako ng kapatawaran, pangako ng buhay na walang hanggan, at pangako ng kaligtasan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, kung ikaw ay sumabay sa panalangin na mula sa iyong puso, amen. Diyos po nakakakita sa iyo. Panghawakan mo ang kanyang mga pangako at sabi nga ng Bible, sino man ang manampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Nga po pala, kung nais mo po palang magkaroon ka later on ng certificate sa pagsubaybay sa mga pag-aaral pa ng mga darating, inanyayaan ko na ikaw ay maki-join sa attendance po para ma-monitor natin kung talagang napanood mo itong videong ito. Attendance, no? Paano po ba makakasali o para magkaroon po ng attendance sa pag-aaral na ito? Una sa lahat ay mag-message ka sa akin sa Messenger. Mamaya po ipapakita ko yung link ng aking Messenger. Gaya ng pinakita ko kanina sa umpisa ng pag-aaral na ito, ganun pa rin po pero uulitin ko pa rin later on. Pag-private message ka po sa akin, yung surname mo, given name, middle initial. Ilagay mo po yung date kung kailan mo ito napanood at oras na kung kailan mo ito napanood. So halimbawa po, no, ikaw ay si De La Cruz 1A, no, apelyedo muna, pangalan, tsaka middle initial. Yung date po, kung kailan mo ito napanood, halimbawa, napanood mo ito ng April 8, 2022. Ayan. Then, hindi ko lang po nailagay sa sample, pero lagay nyo po dyan yung time kung anong oras nyo po ito napanood. At, lagay nyo po sa baba yung pinaka-subject or title po ng ating pinag-aralan. Gaya halimbawa ng God's Plan for Your Salvation. Yan po yung ating pinag-aralan sa ngayon. At ang gawin nyo po ay ipadala nyo sa aking messenger. Yan po yung aking pangalan, Knight Villar. I-PM nyo lang po ako at magla-like po ako dun sa inyong magiging message pag na-acknowledge ko na po ang inyong attendance. At kung ikaw po ay wala pang dinadaluhan na local church, ikaw po ay aking iniimbitahan sa amin pong church, Faith Baptist Church. Kami po ay dyan lamang sa 142 Pag-asa Street, St. Jude Compound, Barangay Kanyogan, Pasig City, Philippines. Ayan po. So, kaibigan, kapatid, maraming salamat sa iyong pagsunod sa ating pag-aaral. Ito po yung umpisa pa lamang. Nawa po sa mga susunod pa nating pag-aaral, ikaw pa rin ay patuloy na sumubaybay at patuloy na mag-aral sa kanyang salita. No? At again, thank you. At sa susunod po ng pag-aaral, thank you for listening. God bless you.